Hello guys, welcome back again to my channel, JSK TV. So for today's video is ituturo ko po sa inyo ang tricks kung paano ang tamang paglinis ng ating mga storage sa ating mga cellphone. So ituturo ko po step by step kung paano nga ba ang tamang paglinis ng ating mga storage sa ating mga cellphone. So kung ginagamit pa natin ang mismong application is hindi po natin kailangan na i-clear all data po yung ating pipindutin. So ituturo ko po sa inyo ito no, step by step, at wag ka pong mag-skip sa video na to, at tapusin mo lang po ito hanggang dulo, at sigurado po ako na marami po kayong matututunan sa video na aking gagawin po sa inyo. So bago po ang lahat no, bago po tayo mag-impisa, kung hindi ka po nakapag-subscribe sa ating bagong YouTube channel, JSK TV, which is yung dating channel natin is nawala na po. Hindi ko na po ma-access yung mga important information doon kasi nahack po yung aking dating YouTube channel, which is meron na po siyang magti-3K subscriber. Pero ngayon, itong bagong YouTube channel natin ngayon is meron na po siyang 100 plus subscriber. So sana po ay tuloy-tuloy pa rin po ang inyong suporta po sa akin. So maraming salamat nga po no, sa mga nag-subscribe sa akin at sumusuporta po sa akin. Sa mga videos na gagawin ko po talaga sa inyo is magawa po ako ng mga videos na talagang nakakatulong po talaga sa inyo. So wag na natin po tatagalin at punta na po tayo sa ating tricks and tutorial. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung tamang paglinis ng ating storage sa cellphone. Minsan kasi guys, nakakaranas tayo na full storage na yung phone natin. Hindi na tayo makapag-download ng mga application, wala nang bakanting space. Ngayon paano nga ba maglinis ng tamang procedure guys, na hindi mawawala yung mga data sa application. Take note guys ha, hindi solusyon yung clear data para malinis yung storage natin. Kasi once na clear data mo yun, automatic mawawala yung mga laman ng application. So ito yung pinakatamang procedure guys para malinis yung storage ng phone natin, at kahit paano makadagdag sa ating memory sa cellphone. So, una natin gagawin, kailangan natin pumunta sa settings ng ating cellphone. Click lang natin itong settings. So, hanapin natin dito guys yung app manager or app management. So, kung ano yung nakalagay sa inyo guys, app management or app manager, okay lang yan. So, sa akin nakalagay app management. Basta may makita kayong app dyan, click nyo lang. Then, once na maklik nyo na, dito kayo mapupunta. Ngayon guys, pumunta kayo sa may app settings. Or kung ano yung nakalagay sa inyo guys, halimbawa app list, so sa akin app settings, click lang natin. Kaya pag naklik mo na, lalabas dyan syempre yung mga application. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung tamang paglinis ng storage ng phone natin para makadagdag sa ating memory. So for example guys, mayroon ako ditong application katulad nito. Ngayon click lang natin. Kung asa maklik mo yan guys, ang susunod natin gagawin, pumunta lang kayo sa my storage and cache. Dito kayo pumunta. Once na maklik mo na yan, automatic dito kayo mapupunta. Kung mapapansin mo guys, andito yung app size ng application, which is 71.73 MB. So example lang to guys ha. Sa user data, nakalagay 58.22 MB. So ngayon guys, para malinis yan, ang gagawin natin, i-clear lang natin yung cache. Once na may cache tayong nakita dito na kinonsume. Pero wag natin i-clear yung data. Kasi once na-clear mo yung user data, automatic guys, mawawala yung laman ng application. Back to zero kayo guys. Pag open nyo ng application, parang simula nung nag-download kayo. Kung may importante man kayo mga nakalagay sa application, mawawala yun lahat. Kasi nga, cleaner nyo yung data. Isipin mo na lang guys, yung app size ng application, for example, is 71.73 MB. Then yung user data niya is 58.22 MB. So pag cleaner mo yung 58.22 MB, automatic guys, back to zero talaga. Kasi magiging app size niya is 71.73 MB na lang ulit. So ibig sabihin guys, back to normal. Huwag tayo magki-clear data once na maglilinis tayo ng storage sa phone. Make sure lang guys na clear cache lang, para yung cache lang yung mawawala sa cellphone natin at hindi maapektuhan yung mga nakapaloob sa application. So ngayon guys, magsasample ako sa inyo. Pumunta tayo sa my messenger light. Kunyari itong messenger light. So click lang natin itong messenger light. Ngayon para malinis yung ating storage ng phone, para makadagdag sa memory ng phone natin kahit papano, at hindi na maging full storage yung phone natin, pumunta tayo sa may storage in cache dito sa application ng Messenger Lite. So click lang natin itong storage in cache. Once na maklik mo na, automatic guys, yan yung makikita mo. Ngayon guys, para malinis yung storage ng phone natin, ang i-clear nyo lang is yung cache. Tandaan nyo guys ha, cache lang yung i-clear nyo. So para malinis yung cache, ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong clear cache, click natin. Once na maklik mo yung clear cache, automatic 0 byte na yung cache. So ibig sabihin lang, nalinis na yung cache sa application. At makakadagdag na yon sa free storage ng phone natin. At pansinin nyo, pag pumunta kayo sa Messenger Lite, hindi maapektuhan. So pumunta tayo, click lang natin itong Messenger Lite. Kung mapapansin nyo, andito pa rin yung account ko sa Messenger Lite. Pero once sa cleaner data mo yan, mawawala yan. So papakita ko sa inyo guys ha, na pag cleaner data nyo, mawawala yung nakapaloob sa application. So click lang natin itong clear data or clear storage. So automatic guys, delete update yung nakalagay. Kung makita nyo, user data 0 bytes na. Ibig sabihin guys, pag 0 bytes na yung user data, back to normal yan. At para mapatunayan ko sa inyo na back to normal talaga siya, pumunta tayo sa may messenger light. Once sa clinic may messenger light,
Kung mapapansin nyo guys, nagloading na at maglalagin ulit tayo. Ibig sabihin lang guys, nawala yung mga data dito kasi nga na-clear data natin. Ang tamang paglinis ng storage sa phone natin is clear cache lang. Tandaan nyo guys ha, clear cache lang para mawala yung excess na nagkukonsume sa storage ng phone natin. So katulad ditong application, click mo lang yung application, then click mo lang yung storage and cache, then clear cache lang. Once may makita ka ditong cache, i-clear cache mo lang. Pero pag zero bytes na yan, wag na, okay na yan. So hanapin mo lang yung mga application dito na merong may mga cache. So tanggalin nyo lang yung cache, automatic makakadagdag na yan sa storage ng phone nyo at hindi na kayo magkakaproblema once na full storage na kayo. Guys, disclaimer, hindi ako eksperto sa ganitong larangan. Pero ito guys, yung tamang pag clear or paglinis ng storage sa phone natin. Huwag nyong i-clear data yung application kung gagamitin nyo pa kasi nga automatic mawawala yung mga nakalagay sa application. Mawawala lahat, magiging back to zero siya. Kung gusto nyo guys, linisin lang yung storage ng phone natin sa bawat application, clear cache lang. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. So sana po ay nakatulong ang video na to. Once again, JSKTV at your service.